Hello, what's up, beautiful and handsome parts? I'm your parts, Digo. And I am your parts, Kent, for another episode of Taraki Talks. Ayan, good morning, mga kataraki, and naming mga parts. Alam mo ba, ngayong araw na ito, we will be talking sa master ng culture. Ay, wow. Naman. Gana, no? Meron tayong kukuning mga information about her, and of course, her book, and mga engagements niya, activities. Narinig mo na ba yung Hapiyomi? Kikiyomi? Gana. Joke lang. Grabe siya. Anyway, mga kaparts namin, ang aming guest for today ay dating professor dun sa University of the Cordilleras. Mm. And then, doon din niya na-form or nabuo yung Hapiyomi. And later on, scrutinize natin if kung ano nga ba ang Hapiyomi. Doon sa College of Criminology, actually yun. Oh, nag-start. Yes, nag-start siya doon. And then after that, pumunta rin siya sa Cambodia. And doon na rin siya actually nag-base sa Cambodia. And nagtuturo na rin siya doon. Tapos, I think yung Hapiyomi ay na-change yung pangalan niya sa Kalasag, I guess. Mm-hmm. I guess, sorry, ba't ganun? And then bumalik ulit sa Hapiyomi. Ayan. So let us all welcome our guest for this morning, also known as Malaya Hagio. We have Ma'am Maria Atitio Katbagan Aplatan. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw yo kakailian. So dayto itikabsat yo nga ni Maria. You can call me Manang Maria or Malaya. And I'm so happy to be with these young professionals who will be talking about culture, basically. Oh, di ba? Ang energy. Oh, grabe. Energy ni Manang Maria. Medyo may iche-check lang ako dun sa sinabi kanina nitong handsome guy dito. Nasabi niya, master of culture. I don't claim po to be a master of culture. Whatever I know about culture was learned from my children of the Hapiyomi. And then, of course, being a professor and a history teacher. Naman. Manang Maria. Malaya na lang. Malaya. Bakit nga po pala malaya? Di ba malaya? Malaya sa Maria eh. Okay. Alam mo, sa matatanda, kung minsan, di ba hindi rin na-pronounce yung R? Di ba? Maya, malaya. Oo. Pero hindi. The real meaning is, malaya is a Tagalog word which means free or freedom. No, I consider myself free because I'm really is a free-spirited person. And it's only when you become a free-spirited person that you could voice out, you could really, you know, express everything that you want the people to know, you know, the world to know. And I am an advocate. Oh. So I'm advocating for autonomy, I'm advocating for indigenous people's rights. So kailangan maging malaya akong magsalita. Kaya ganito ako magsalita. Yun, kaya malaya. And then Hagio, di ba? It's Hagio, you know, in other language, like kunyari sa Hawaii, aloha, mabuhay. You know, sa Pilipinas is mabuhay. So parang ganyan, nagbubunyi ka, di ba? Because free at last. Now I am free because I'm already equipped with knowledge, with skills, then I am free to talk about, you know, my advocacy and no worries because I know what I'm talking about. Sabay-sabay tayong tatlo. Hagio. One, two, three. Hagio! Ayun, di ba? May naalala ko tuloy yung seminar namin nung one time sa DOT. Oh. Somewhere there, sabi niya yung ano ng Philippine yung brand of excellence, mabuhay. Naman, pwede na lang natin sabing Hagio. Yes. Mas maganda ako may diin. Hagio. Pang-taraki. Diba? Tamang-tama. Correct. Ayan. Alright. So coming from Manang Malaya, we would like to know how you would define culture. Kanyayo ah. Okay. Culture. How will I define culture? It's everything that embodies a man. You see? So all the elements, yes. Diba, would be there. The language, the belief system, the traditions, your traditional attires, your music, your dances, your accessories, your implements, kitchen, everything, agriculture. So, ito, lahat ito sakop, no, ng kultura. That's what we mean when we say culture. Okay? What makes you as a person, no, in relation to your community, to the society, to your environment. Okay? Your belief, your understanding of the universe, of the trees, of the river. Okay? Ang dami na nun. And the Miss Universe. Thank you, contestant number 8. Lucky number.
Avatar, Infinity. Oh, yes. Oh, you see? And then, paano tayo napunta dun sa pagbuo ng Hapiyo? Okay. Yes. So, that's a good question, Kent. You know? Brendel. Okay, Kent, Brendel. Ano ko, eto, it's my first time to meet this guys, but really amazing. Taraki talaga, taraki. Okay, anyway. Yung maganda yung tanong mo. You know, Brendel, when I was in the university, that was, you know, early 90s, I used to be an activist, no? Oh. Aktivista. Pero, you know, at the time, pag sinabi mo aktivista, komunista, red, mga ganyan. Ngayon, red tagging na. Okay, OLCAC. Mm. Anyway, so, syempre, yung social awareness natin nandun na. So, syempre, ako, I belong to the urban poor. Urban poor na nga ako, IP pa ako. So, struggle talaga yung pag-aaral. So, alam ko yung hirap. So, I participated on these issues and everything. No, so I was very active din yan. So nagsusulat tayo, nakikisama tayo sa mga marcha sa kalsada. Until eventually, I graduated in 1995. Okay, so syempre na-engage na ako sa teaching, wala ka ng oras. No? And then 1996, I got married. Na-lesson ang na-lesson yung social participation ko. And it's not parang I'm not complete without it. Kasi bahagi na ng buhay ko yun eh, no? So until eventually, so syempre na first years of teaching, ang dami mong ginagawa. Tapos, gathering, schooling, alam nyo naman, di ba? Tayo na nasa academe, kailangan, mag-aral ka or else wala kang promotion o kaya maalis ka, you know, in the university. So, alam nyo na yan na mga responsibility. So, sabi ko, ano na yung pwede kong gawin na while I am engaged in my personal, mga endeavors ko, I could still, you know, give time. I could still, like, help out with yung, at ito nga yung aking mga social advocacies. So, eventually, noong year 2000, I was transferred to the College of Criminology kasi I used to be with the College of Teacher Education. Yeah, but then doon kasi mas varied ang students. Alam mo yon, so from all walks, may mga taga Pangasinan, Ilocano, Tagalog, mga Igoros. Unlike sa College of Criminology, dominantly like 80%, 85% are actually Cordilleran. So mga Igoros, ha mga amin, mostly one. Isukunak ngay kat pati even the way you teach, alam mo yung methods mo, yung strategies of teaching mo. So there was a shift when hanggang mabaling umining English ka ijekas jay ta handa ka nga mag, well, they understand you naman, kaya lang syempre hindi yun eh, that is not their way of learning. Yes. They have a different way of learning, so kailangan, just like you, kailangan maging taraki ulit, no? So syempre mag-adapt ka. Ayan, so sabi ko, nako, ang gagaling naman ng mga estudyante dito. So until eventually, we were tasked to do yung mga literary musical contest dun sa school. And then, sabi ko, sayang naman ito. Under criminology. Yeah, so, we participated. But prior to that, meron kasi akong subject na social science 1, SOCSAI 1. Okay? Family and culture. Yun yung composition, no? Nung course na yon. So, nung nandun na kami sa culture part, so sabi ko, since puro mga Igor, mostly mga students ko, sabi ko, magandang mag-present tayo, for sure, nami-miss nyo na, di ba? Yung inyong culture, kasi nandito na kayo sa Baguio. So, let's create, no? Parang an atmosphere, an avenue where you could showcase your talents in your dances, in your music, and everything. Right. So, syempre, the output was unexpected first time. Kasi ginagawa din naman namin yung sa teacher education, di ba? Oo. Kaya lang, the presentation was really different. Yung level, you know, yung mga taga-Kalinga ko, nagdala talaga ng bamboo instruments, plus gangsa, okay, yung mga taga-Ifugao ko, ganyan. Sabi ko, na ang galing-galing naman ng mga batang to. So, talagang naging, ang ganda talaga nung aking classroom at that time. So, sabi ko, yun yung nagbigay sa akin ng idea na, eto na mga performer ko dito, eto na ang pag-performing natin doon sa literary musical, ganyan. Parang yung pinaka-highlight kasi ng literary musical namin is stage show, ganyan. So, doon may mga best actor, best actress, mga ganyan. One, drama play, ading, tama. So, yun. And then kami ang nanalo. Siyempre, expected, di ba? Charot! Ito yung by Chen? Ay, iba pa yon. National engagement na namin yon. At may international engagements pa tayo. So, nung pwede okay. Yun, ito yung time tinaaramida na iti cultural group. Doon na siya. Doon na nag-emerge na Hapiyo. Sabi ko, sige. Parang kasi, after that, siyempre, parang nag-lay-low. Sabi ko, ma'am, wala na tayong performances. Parang ganyan yung mga bata. So, sabi ko, let's come up. Okay, sige.
And then, you know, Brindle at saka Kent. Common problem kasi, nakita ko no after a term, ano, madaming mga nagda-drop out dyan sa College of Criminology. And then, if you go back and then you ask them, awan tipag-tuition, trimester TUC at that time. Yeah. Siyempre, di ba, wala nagpaspas, iti-transition, bayad. So, hindi nakaka-cope ang mga parents. Oo, so sabi ko, ano kayang pwede nating gawin? So, sabi ko, there are some schools na they give, I mean, UC is giving a lot of scholarships sa mga varsity, sa mga sports, di ba, yung incline sa sports. Bakit hindi rin tayo, di ba, magbigay ng scholarship sa mga culturally inclined? One. Pero syempre, you have to remember, hindi pa sila adapted ng school. So talagang pinaglaban namin yan. We have to prove to the university that we deserve the scholarship. So 3 years na ginapang natin yan. Oo. So, nung nabuo yung Hapiyo, so sige, eto ang goal natin, kung hindi man kayo ngayon ang makakaranas kung ano yung magiging fruit ng organization natin, pero itong objective natin. Unang-una, of course, we will become ambassadors of culture. You know, at that time, medyo namatay eh, ang mga cultural organizations, diba? And then, we used to have yung BBAC, diba? Pero masyado siyang napoliticized. Masyado siyang napoliticized. So, hindi na na-emphasize talaga yung preservation, yung promotion, yung respect for culture. Plus, diba, we have yung issue sa mga kabataan, nahihiya sila, na mga igorot sila, kasi nga, diba, yung mga wrong connotations sa kanila, na may buntot sila, na dugyot sila, na nagmumuma sila. I know, look at us. Genuine yan, okay? So yung mga ganun, so sabi ko, our school, the name of our school is University of the Cordillera. So, dapat tayo yung bearer ng culture talaga ng Cordillera. The name itself. So, yung nila eh. Yes, yung emblem natin. Oo, di ba yung logo, kalasag. Oo, kaya lang baliktad. Anyway, kailangan din yon. Medyo i-check yon. Okay, anyway, so yon. So sabi ko, sige, yon ang primary objective natin. But of course, in return, what do you get in return? Yes. Let's fight for your scholarship. Let's see what we could do. So talagang prinove namin na deserving kami. So after 3 years naman, 2003, binigyan kami. 15 slots yung nauna. Hanggang right now, if I'm not mistaken, because I left UC in 2016, okay, and then they have to change the name of the organization from Hapiyomi to Kasang Saeng Yakasay. Hindi, Kalasag was the old name. Iba pa yun. Ano pa yung sabalit at Tagalog? Uwan, tinaganan ka Saeng Yakasay. Okay. Saeng means? Saeng Yakasay. Ay, hindi ko rin. Tawag nito, Spear and Shield. Okay. So, localized the term nga pa siguro. Mas mountain province na ano, tapos mas specific kasi Kalasag din naman eh. Anyway. yun na yung pangalan nila ngayon. So, yun, no, yung primary objectives. And then at the same time, syempre, very educational kasi ganun naman talaga. Nasabi ko, you see, what is not common, no, among all yung other performing groups? When they dance, they just dance. They don't give any explanation at all. And ito yung connect na kailangan natin so that people would understand. Why are you dancing that? What's the meaning? What's the symbolism of your steps? Diba? Ano yung connect na yan ngayon dun sa community? Unity. You see? So, yun yung pagkakaiba ng Hapiyo from other groups. And then, sabi ko, when we perform, we have to elevate it. Kasi sa stage tayo. Kaya kung minsan, you know, they accuse us of modification. No, we never modified. Yes. It's just that we are, you know, bringing it in a different level that all viewers would, you know, appreciate. Oo, para hindi nila sinasabi na dugyo tayo. Eh, syempre, kung nandun ka sa ground na sumasayo sa community, MT, raw yan talaga, raw, diba? So, you can wear your G-string or your tapis according kung ano din yung mga policies ninyo dyan sa community. Pero tayo dito, kailangan maglagay tayo ng standards. Kaya very ano ako dyan, na alam nila na ever since, no, talagang very specific ako dyan. Kunyari sa tapis, dapat ang overlap dito sa left. Dahil tayo mga igorots, modest ang dressing natin. Dapat at least ang tapis natin, 2 inches below the knee. Haan nga makikita, dagita tumang mo. Tanunag kayang ka dita, nakita, tiha nga makita. Katas dyan. Same way with the G-string, diba? It should be niya sa harapan at saka sa length niya sa likod. Okay, magkapareho para tignan mo pag nasa stage, maganda. Okay, hindi kayo pwedeng nagpa-perform na kung ano yung buhok ninyo, kung anong gusto nyong ayos yun lang. No, kailangan pare-pareho yan. Diba? You could see sa mga dances namin sa YouTube kung gaano ka ano yan, ka-organize sa lahat. O diba, ang babango na, ang lilinis na nila. Sige, ibagayo pa lang, dugyot, nagitiigurot. Anyway. So, ganon. Saan din kayo inabot nito? Oh, yes. National competition. Right. After we were recognized by the school, yes, we were like adopted
appointed or how will I say it? Parang appointed sort of by the Department of Tourism, Cordillera Region noon, kay Ma'am Pura Mulintas, to be the parang official cultural performing group of DOT. So lahat ng engagement, from local to national. Diba, we have that program noon ng DOT, yung Wow Philippines. So talagang tayo lahat ang nagpa-perform dyan sa Wow Philippines. Oo. So doon na rin kami nakakuha ng mga networks with other, you know, private organizations, mga pharmaceutical, because, you know, kahit ayaw natin sasabihin na naman nila na parang masyadong corporate, well, so that we could also educate, you know, these people. Kasi for sure, they also have different notions about us too. Yes. So ayan, pag when we go to them, we dance dyan sa Janhae Country Club, look at the places, you know, where we were asked to dance. So syempre, we have to live by, you know, kanilang mga standards, ganyan. O diba, kahit nang gutom-gutuman kami, pagka, ano, kasi syempre, ang mga pagkain dyan usually, alam mo yung mga eat all you can, tawag nito. Buffet. Buffet. Okay, di ba? Ayan eh. Masyadong nang na-localize. Hindi ka na. Agday-diet kayo na. One month ako na. Oh, uray mamin lima kayong agsubli-subli dita. Basta nyo ang punupunuan dahi ta plato. Yung tapno kong kundidid mag ako. Di ba? With voice and personality latawan. Ijay na nga na suruan ti ubing. Until now. What? You know, yung mga basic values. You know, yung hygiene for example. Right. Kaya nga sabi ko pag nakikita ko sila ngayon. And then, you know, sometimes hindi mo iwasan na i-compare sa ibang mga ano. They would always say, you're happy, you're me, is still, you know, there. So well behaved, you know, when they, kahit wala ako, pag nagpa-perform sila, alam nila, maayos. No, adati papananda nga lugar, ibati da, no, anyati ka na simpa, kasi mo lang. And now that they are in their different workplaces, kasi dyan, tina-adapt da nga values da, nagmayat, di ba? Mayat din na integrate. Nga training, one. Right? Correct. Pero, parang, ang hirap naman, ma'am, na yung mga ginagawa nyo, and you, of course, you also have your family. And all, your nagtuturo kayo, your family, ano may community, community engagements pa ako. Yeah. Nag-aaral pa ako. How do you manage? Right? At that time, well, talagang kailangan ng sakripisyo, Kent, you know, at some point. When actually, you know, at my age now, there are times na nag-aano ka din eh. You know, you try to recollect. And then, you know, parang ini-evaluate mo din na parang, at some point, sabi ko din sa sarili ko na medyo nagkulang yata ako ng oras sa mga anak ko, mga ganon. Oo, kasi I have given too much dito. Oo. Pero, well, that's the price that you pay, eh, you know, for all these things that you also want to do, which also make you whole. Kasi, di ba, hindi mo rin, wala kang itulak kabigin, eh. It's just a matter of accepting na ganito talaga ang sitwasyon. Kung hindi natin gagawin, no, sabi nga ni Kamau, di ba, kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Alam naman natin na talagang hanggang ngayon, ang dami pa rin nating problema ang mga indigenous peoples. While it's true na 1997, na ipasa na ang IPRA, the Indigenous Peoples Rights Act. Pero sa totoo lang naman yung applicability niya, hindi pa rin natin siya masyadong nararamdaman. No, marami pa rin andyan, patuloy pa rin ang pangbababoy sa ating mga natural resources dito sa Cordilleras. Marami pa rin, no, sa mga IPs ang yan, 'di ba? Inaagaw ang kanilang mga lupa, yung mga yes, 'di ba? And yun pa rin yung kanilang notion, 'di ba, yung basic na parang information about us, yung facts. While it's true na nandiyan na tayo sa information technology, mali-mali pa din. Kaya please lang, no, yung kuminsan kailangan maging decisive at saka selective din kayo dun sa mga pinapanood nyo sa YouTube, sa Facebook, o at least you're sure na itong Taraki Talk, okay, tama ang mga sinasabi nila, okay? Kasi mali-mali pa rin yung mga information about the Igorots, 'di ba? You know, even books produced by DepEd na ito, dumaan na ito sa DepEd. At tinalaan diba? Ni Rudy, ay, okay. And so, we came up to this. Okay, so ito na yung output namin after 12 years of existence. The first edition was published in 2012. Okay, so this is our book, the Hapiyomi book. It's entitled Nanataguan Tako. Okay, so it documented the different
researches, mm-hmm. no, and then performances of the Hapiyomi. So there are five components of the book. First chapter would talk about the history and people of the Cordilleras. Parang ano to eh, Cordillera 101. Kasi ito din, no? So while you are in practice, you would come to realize na if you want to know about Cordillera in one sitting, wala ka talagang mahahanap na libro. So sabi ko, wala namang gumagawa. So gawa tayo, no? So syempre, dumaan din yan ng maraming kritisismo. Pero sabi ko, you have to understand. Lumaki ako ng Baguio. Whatever I know, sabi ko nga kanina, is, you know, I learned from my children sa Hapiyomi and then from the researches and then from the books that I've read too. So whatever I have written, I cannot claim that it's mine. Okay. Diba? So medyo safe-safe ako. Diba? Ganyan. Oo. So yun, we... Maybe it's an open book naman, no? Yes! Exactly. Sabi ko nga ako mismo, right now, Kent, Brendel, okay? Pag binabasa ko, ang dami na rin. Ang dami ko na nakikita ang mga errors, kaya kailangan din na talaga ng new edition. Tapos madagdagan. And those who want to contribute. Oh, yes! It's open! Of course! Yes. Of course! Yun, we welcome that. Diba? Para mas maging rich. Yes. Oo, yung ating mga publications. Dahil yan naman talaga ang kailangan. iPad, for example, meron na tayong Indigenous People's Education. Wala din tayong iisang material. Yeah. Okay? So yung mga bata, maraming mga teachers din. So, I even give yung soft copy ko. Kasi it's easier for them. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, just be careful din yung sa reproduction. Yes. Ha? Oo, kasi syempre may copyright. Oo, so, to a certain extent, ganito ang pwede ninyong gawin, sabi ko naman sa kanila, sa mga teachers. Kasi hindi mo naman lahat sila mabigyan, actually, ng libro. Okay? So, first chapter, would be on the history and people. Okay, second chapter would be on the traditional attires. Third chapter on music. Fourth, dances. And then fifth, festivals. Ayan. Oo. Alam mo, hindi ko pa talaga memorize yung bagbag to. Bagbag to, bagbag to, bagbag to, lambik, tulambik, tulambik, tulam, bawikan, 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 bawi, kalanay, 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 punay. Naku, mahaba pa po yun. So at least, that's a part of the bagbag to. Bagbag to is there, okay? It's in the book. Okay. This has brought you also to international engagement. Yung ano natin. So sabi ko nga kanina, so nakaano tayo ng network. So marami tayong mga kababayan na, 'di ba, nasa iba't ibang panig ng daigdig. And then syempre gusto din nila na at some point makita muli, 'di ba, maramdaman muli yung or ma-practice ulit yung kanilang mga culture din, yung dances. Kaya nga very active ang BIBAC all over the world. Exactly. Meron pa rin, existing pa rin siya as a cultural organization. Hindi katulad nga sabi ko dito sa atin, medyo na politika. Ganyan. So okay naman. And then one time, we have a friend also who's based in Thailand. So we were asked to go and perform doon. Ito yung pinakamalaking engagement ng Hapiyomi in terms of number of participants. So like 24 plus yung staff, so 27 fled to Thailand to showcase yung music and dances natin. Parang nakita ko yan sa FB. Oh, but anyway, possible. Okay. Nagkaroon tayo ng international exposure doon kasi yung mga guests natin dito, mga ambassadors of different countries. Kasi this was through the embassy of the Philippines in Thailand yung kausap natin dito. Na-witness nila. And then prior to that, kung mga individual engagement, marami na tayong mga Hapiyo na like kunyari isa o dalawa in-invite sa US, in-invite sa Japan, in-invite sa Australia, sa Canada to share. Ganyan, to perform. And then tayo din, kahit papano, no, we were able to, no, personally ako, yung to present researches in different countries, and then do lectures, discussions, still on culture. Yun ganyan. Sa cultural exchange. Uh-huh. And ngayon, Manang, naka-base kayo ngayon sa Cambodia? No, naka-base na ako ngayon ulit dito sa Philippines for almost 2 years. Oh, yeah, I resigned in 2016. Yeah. Oo. Eventually, I went to Cambodia kasi tinatawag din. So, what we do in Cambodia is we put up private schools. Okay. And then, we develop yung full curriculum. Kasi, you know, Cambodia is one of the countries na medyo late din sila doon sa pag-aaral ng English. Now, in the onset of 2000, ganyan, nag-mushroom ang mga English institute lang. So, nagkaroon ng mga international schools, pero English program lang siya. No, na hindi one, hindi yung complete na curriculum na, diba,
nandoon yung four major areas: language, science, math, and social studies or history. And then, syempre, alam natin na kulang pa rin yung components na yon. We still have music, physical education, values education, and so on. So yun yung ginagawa natin ngayon sa Cambodia, sa basic education nila. Anong nakita niyong kwan, ma'am? Sa kultura ng Cambodia, what would it be na, I mean, yung similarity niya? Ang dami. So they also have gongs. Pero yung gongs nila doon, parang yung gong nila sa south. Diba yung may bukol sa gitna? Okay? Pero meron din sila. May nakita din akong gong nila na plain lang. So it's a combination. So syempre, hindi ako masyadong gumawa ng mga researches kung may south or north, yung mga ganon, no? So general concept, general ideas lang yung alam ko. So yun, the chewing of the betel nut, for example, is also practiced in Cambodia. Syempre, yung knowledge system nila sa mga herbs, the plants around them, parang tayo dito, di ba? Yung IKSP, yung mga medicinal plants, yan very rich pa rin doon sa Cambodia. Yung weaving nila, the designs, especially doon sa northern part, may mga similarities. Na it goes beyond borders ng Vietnam, sa Dalat, for example, and then Thailand, di ba, in the northern part, ganyan. So, marami. Kwan din, ma'am. Parang sa yung ipra natin here, like indigenous people, right? Wala pa, pero syempre, yung mga rights nila would be from the UNDRIP pa, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. But they are on the process. There are also many, you know, NGOs working for the rights of the indigenous peoples doon. It's just that yun nga yung isang ano ko yung naging limitation kasi nga I when I went there sa education pa rin yung naging ano, how I would wanna be part of the NGOs, pero wala namang ganun kasing opportunity at that time for me. But then still, diba, it's still part kasi education is still, you know, andun pa rin talaga. Correct, yeah. Oh, okay. Galing hirit. Anong masasabi natin sa mga younger? Okay. Younger generation. Younger generations, you listen to your Taraki brothers here. Okay? We are doing this for you, actually. It's not for us anymore. Cultural concerns, cultural preservation, cultural protection, cultural respect, or cultural integrity, you know, in short, is everybody's responsibility. As indigenous youth, let us help. Let us all become ambassadors of our culture so that, you know, we help in educating the public of who we are really as indigenous peoples, as Igorots of the Cordilleras. And let's help in the promotion or in educating the public about autonomy. So those who want to have talks about the regional autonomy so that eventually we will have autonomous region for our region, for the Cordilleras, so that we will have that right, okay, to decide for ourselves, to determine for ourselves what kind of development we would want, no, for our region, please do participate, contact our brothers here, nandiyan sa message below, later yung mga links where you could connect with this organization. And diba, ngayon, meron din naman tayong mga social media platforms, like Facebook, and then TikTok, and then YouTube. Pero ma'am, do you have TikTok ba? Wala akong TikTok, but meron akong online program. It's called The Talk Time, okay, under RNG, Regional News Group, and then several local TV channels na nakakakuha. Okay, so right now we are talking about autonomy, as I said. So we have developed, you know, virtual classroom. We come up with a simplified lesson plan na ito yung basis of discussion about autonomy. Kasi yun yung naging problema in the past. Hindi talaga, hindi naiintindihan ng grassroots kung ano ba talaga yung konsepto ng autonomy. So we tried to simplify it, okay, explain it in a layman's term, so that you would understand what autonomy is all about. Yeah. Okay, talk time.
Yan, ang program natin. Yes. Talk Time ang name niya. Ang name, yes. Kaya ako naman natanong yung TikTok kasi I am happy naman now na most ng mga younger generation, it is no longer about the dances. Ngayon nga, Jay, sikat, but they are actually showcasing the culture already, DJ TikTok. Yeah. That's 60 seconds lang. Yes. Pero you can see pa rin yung culture. And then they can show some dances. Right, exactly. An overview of the beauty of the dances of the Cordilleras. Exactly. Ayan. Yes. At may nakikita akong bag. Bag. Bag na shining, shimmering, splendid. Indeed. Yes. Excited ako dali. Sandali. Kaya natin kung ano. Laman ng bag ko. Naku, ayan na. Sige. Wala kami magpapaalam. paalam to surprise agad to. Anyway. So, tignan natin. Okay. Ah, sige nga. Ano, bago natin kalkalin lahat, ano yung pinaka-necessity na top 5 siguro, no? Top 3. Na necessity ninyo na lagi ninyong dala. Okay, syempre, unang-una, cellphone. Oh. Okay. Tignan nga natin kung may cellphone si madam. What? Pero may i-reveal ako sa cellphone na to. Sinong profile? Hindi sa kanya to. Pareho kasi kami ng phone ng daughter ko. So, ang na-pick up ko, ito red yung cover ko. Pero ito blue. Oo. Ayun na yun. No, this is different. Oo. Kasi, ito, one SIM lang. Ah, diba? So, hindi niya kaya. So, isa lang. So, kailangan kasi dito sa Pilipinas, may Globe at Smart ka. Kasi nga, depende dun sa signal. I travel a lot. So, meron yung places na Smart lang ang gumagana. Meron yung places na Globe lang. So, you really have to maintain two. And then, you cannot load naman two phones. Diba? Yung prepaid. So, masyadong mahal yun. So, yung isa may connection ng wifi. Yung isa walang connection. Yun yung pang-local. Yung may load. Ganyan. Okay? Dalawa ang cellphone niya. Kasi syempre nandiyan na lahat yung planner mo, 'di ba? Reminders mo. Second. Syempre pera, darling, hindi ka naman makaka, 'di ba? O nawala kang pera. Oo, hindi naman. Tingnan natin. Ay. Ay, wow. Nakakatuwa 'tong mga batang ito. Actually, they asked permission earlier. Baka kasi sabihin nyo, they are invading privacy. Hindi po, ha? Okay, very courteous. These two young men here. Okay, so syempre may wallet tayo. Sabi mo may dollar? Oh, meron akong $1 million dito. I'm joking. Yeah, diba? Ayan. Oh, syempre, meron ding $1. $1 million? Amuyo, aduti, pamati tayumot, nga, kwa, igurot, diba? Siyempre, ada ka nula tati, apapin iti wallet mo nga sa baling nga kwarta, kas jay tap, no swerte. Ala, ibalik na natin. Aduti, taman million. Apa, isubling data, sa mawalalaan. Okay. Wow. Okay, we have checkbooks here. Yan. Yeah. Papirma po, ma'am. Kakatuwa to mga... Next. Ay, nalaglag yung cash. Uy, sandali. Third. Third. Oh, for mga wallets. Huwag mo na ilabas lahat yan. Okay. Third. Oo. So, syempre, meron at meron akong notebook. Meron ba dyan yung aking notebook? Ipaki-check kung nandyan ang aking note. Ayan, di ba? Oo, kasi syempre, kung minsan, hindi mo naman ano yung cellphone, so meron pa rin kailangan mag-note-note ka. So, I always have. Pagbukas mo palang, dear Charo. Ako po ay isang... Wow, ayan. So usually anong laman ng So aside from syempre yung mga ano din, mga dates ng mga engagements, okay, yung mga important notes na kunyari when I'm talking with people, alam mo makakalimutin na ako eh. So kailangan sinusulat ko diyan kaya medyo magulo. Ano, meron yung mga ano tinan mo. Right. Oh, tinan mo, 'di ba may mga numbers ako diyan. Oh. 2 million sabi. Oh, ayan oh. Kasi meron ako ang tinan mo Christmas gift giving. Oh, sino yung mga ganun, 'di ba? Hindi yan yung mga magdo-donate, mga ganun. Mga notes ko diyan. Oo. See? So mga ganun-ganun. Pero may nabasa ako sa libro, sabi niya. Ah, okay. The lack of understanding on how the IPs live leads to unconscious incompetence and cultural insensitivity. Oh my gosh. I agree. This is by Manang Malaya Hagio, July 2021, Cordillera Month. Mm-hmm. That's yes, yung realization ko at that time. Kasi nga ang dami pa ring mga wrong information. And then sometimes we cannot also blame these people. Exactly. Kaya nga yung panawagan ko, kailangan tayong lahat palaganapin kung ano yung totoong impormasyon tungkol sa atin. Ay, 'di ba? Si madam. Top 3 na. Ano to? Ano 'yan?
Square ba? Ay, madam. Ay, wala! Puro mga basic necessities yan. Parang kunyari ngayon, you are interviewing me. Hindi naman pwedeng, di ba? Kailangan basic mag-lipstick ng konti. Yes, you know, for a social, ano, personality. Oh, ganun, a social personality. Ayan. Ay, oh, like yes, thing. Yes. Ayan, local product ng Cambodia yan. Oh, di ba similar sa atin, similar parang sa La Union, nilaga, kuna tayo, nilaga. When? Guess dyan. Ala talaga, kinalkaldan, tibuo nga, karga tibagkon. Sige lang. Ah, yes, I have extra. Alam nyo kung minsan kung sumasakay ako, wala, siyempre magbigay ka din. Tissue, when, adalata mo, tipunas-punasan. Saan yung bonus natin? Baka naman. Meron din siyang ah, yes, oh, siyempre, kailangan. Oo. Sanitize. Meron din siyang... Ah, yeah, that's for my allergy. Oh, eto, eto ang trophy ko sa UC for teaching for 21 years. Oo, oh, yung allergy sa chalk. Grabe na, oo. Oh, oh. Naluto ti chalk. Ang hanag sublin. So, I have to moisturize all the time. So, yan yun. O, syempre, ball pen. Kung may planner ka, wala ka namang ball pen. Oo. Oh, oh. Partner niya yan. Partner yan. Lamay nakatago. Talagang lahat ng kalaman-laman. Oh, ay, okay. Susi, syempre, kailangan natin yan. Ay, naka-ready just in case, di ba? So, para hindi nakalkalin ang wallet. Ay, yes. Siyempre, nakakahiya. Nakikipag-usap ka. Bad breath. Kailangan merong, oh, di ba? Savior. Ay, may salon pastor. Wala yating okay, laman dyan. Okay, so, paalam po. Nakakatuwa itong si Kent at si Brindle. Oy, ay, oy, ay, parang ano tawag natin doon? Isublit na nga ro'n din. So, ito naman dahil pagbibigyan mo pa kami sa isang game. Sure! All the time! Nandito na rin lang tayo, lubos-lubusin na natin. Diba? Uy, alam mo ba kung saan exactly nakapit? No, it doesn't matter. I memorize. O, diba? Malinis ang bag. Oo nga. Napaka-shiny pa. Naman ang gusto. Talaga naman. Alam mo, kailangan daw it attracts, ano, puro positivity, anak. Alam mo, ang mga IPs, very spiritual yan. Oh. We could always connect. Parang ngayon, di ba, we are surrounded with trees. Naku, every time that you see a pine tree, don't forget to embrace them. Kasi yeah, they give you positive energy. Emotion, so. Yes. Pine tree, pwede niya happy. Ay, yes. At least, di ba, harmless yan. Humuhugot na naman si Parts Bird. Oo nga, napansin ko nga. Parang may pinanggagalingan yung mga hugot na yan, anak, ha? Sige, pag-usapan natin yan. Part of mental health. Yeah. sensitive naman tayo dyan eh. Okay. Oh, five words. Ano kaya itong five words? So mga parts, bibigyan namin si Manang Malaya ng five words and then magbibigay siya ng equivalent term niya na one word din or a phrase but no explanation. Okay. Naku, parang mahirap ito. Sige, mag-quiz. Naku, kailangan. Alert. I'm enthusiastic. Taraki. Sige. Anyway, first word natin, mga kataraki, IP. The love of my life. Oh. Okay, second word, malaya. Yes, freedom. Let's fight for freedom. Uh-huh. Next word, happy-yomi. Happy-yomi. To live on. Ay, naman. Okay. Fourth, culture. To be understood. And lastly, ang favorite term namin dito sa Taraki Talks ay ang Taraki. Like me. Ay, perfect. Ang hirap. O diba, mga kataraki natin, marami na naman tayong natutunan ngayong araw na ito, yes, especially sa culture natin. And wait lang, kunin natin ang libro. Ito po, Nan Nataguan Tako. Yan. So we are promoting this book too dahil nandito ang Cordillera history, attire, music, dances, and festivals. And according to Manang Malaya, you can also open siya. You can contact her and then you can give also your contributions din. Yes. Anyway, paki-plug na rin po Manang yung ano ninyo, Facebook page yeah, and the program itself. Yes. Oh, okay. Engagement. So, right now we are doing IEC or Information Education Communication campaign on autonomy. So, please do participate. So, you can check my Facebook, Malaya Hagio. Marami ako doon mga
mag-ano na lang kayo, read back, ganyan, no, mga information and then videos about autonomy. And yes, continue to support yung Hapiyo Me. You can also check Hapiyo Me for further information if you want to know about the organization and the things that we are doing. And please continue to fight for the rights of the indigenous peoples. Yeah. At dahil natuwang-tuwa kami talaga, Haiba, ng malaya. Oh, no? Nga, eh. Meron tayo ditong freshly made kalot jam. Naman! Ang tawag talaga dyan, like, kalot jam. Kalot, oo. Sabi nga niya kanina, mahirap talaga sa matatang sabihin yung R, kaya kalot L. Na lang. Ay, okay, carrot jam. Just send us a message here at Taraki TV. Ayan, meron tayong kalot jam na binibenta. Orange na orange. Locally produced, okay, yes. By this Taraki Group. Thank you so much. Yes, support local industries. Ayan. Support the weavers, support the farmers. Eto na naman tayo. Thank you so much, Brindo. Thank you, Ken. Thank you so much, talaga, Mama. Yes. Manang. Manang. One, manang. One. Alright. Kasjay Garud. Alright, so dyan tayo nagtatapos mga parts. Kulang talaga ang time, pero well, we'll offer you more next time. Right. So, I'm your parts, Digo. And this has been your parts, Ken, for Taraki Talks. Bye! Thank you so much for DIY Farm to Cup. Yes, andito tayo ngayon, DIY.